Okay. Isang magandang umaga po para sa ating lahat. Ay, nako, grabe. I'm so excited today kasi syempre, 'di ba? Isang linggong trabaho at today is Saturday. So, right day po natin ngayon. Para ako nakakawala sa kural nito eh. Ayun, bali, excited ako ngayong araw na ito dahil tayo po ay pupunta ng Nagcarlan, Laguna. Okay, Nagcarlan, Laguna, bibisitahin natin ang isang falls doon na which is, ang pangalan is Bunga Falls. Okay, Bunga Falls na sa picture, super ganda, super ayos. I mean, alam mo yun, para bang nakakatanggal ng stress. Of course, hindi ko pa alam ano, kung ano talaga. That is the reason why napupunta po tayo doon para nang sa ganun ay makita po natin. Kayo po mismo makita po ninyo kung gaano kaganda. At ito ba'y talagang worth ba na puntahan? Okay? Para nang sa ganun ay pagka nawala na yung pandemic, pwede po ninyong pagplanuhan at puntahan din, di ba? Ng personal. Sa ngayon, virtual lang po tayo at samahan niyo po ako na bisitahin po yan. Kaya kapit lang po kayong mabuti sa likod ko para nang sa ganon, sa pagbumilis ng takbo po natin, ay hindi po kayo mahuhulog sa motor. Okay, Maximus pala. Okay, so together, isa pang excited din ako dahil makakasama po natin sa ride na ito ang grupo po ng BD. Okay, BD ng Mandaluyong. BD Riders ng Mandaluyong. Ayan. Sa nakita ko naman, ang riders, samahan nila is talagang merong brotherhood. They respect one another and also they support one another. That is the reason why then na talagang nainganyo ko na mag-join din sa grupo nila. At yan po ay malalaman natin kung gaano pa sila kagulo, kapulit, kasayang, kasama. At malalaman nyo rin po yan sa mga videos o sa video na to sa aming pagsasama-sama ngayong araw na to. At ayun, ano, ako, napakaganda talaga nitong araw na to dahil iba yung nafe-feel ko. Kaya huwag kayong bibitaw, tutok po, at nang sa ganun ay ma-feel ninyo kung ano yung mga pag-uusapan po natin. Of course, hindi mawawala dyan yung lakbay, kaalaman. Okay? Habang naglalakbay tayo, magkukwentuhan tayo, para sa konting kaalaman, ano? Konting tsikahan. Kaya nga, kung meron kayong mga gustong topic o may gusto kayong gustong puntahan, just comment down below. Okay? And also, don't forget to subscribe para updated po kayo palagi sa mga videos na i-upload po natin. Kaya, samahan niyo po ako muli. Samahan niyo po akong muli na putol eh, no? Sa biyaheng ito. At titiyakin ko po sa inyo na mag-e-enjoy po kayo ng todo. Tara na! Oh, ayan. Nandito na po tayo sa Muntinlupa City. Sadyang hindi ko na po isinama po yung ano, no, yung kuha po dun sa South Super Highway Service Road dahil sobrang traffic po, kaliwat kanan talaga. Makikita nyo pa, baka mapagalitan nyo pa ako dahil naging kamote ko. Anyway, ayun, I hope na nag-enjoy po kayo kahit pa paano, no? Kaya lang dito medyo traffic pa rin at siguro putol-putol na lang po itong footages na to at pagdudugtog-tugtugin ko na lang para at least hindi naman nakakapagod at masayang yung oras ninyo sa panonood. Okay? So, tara na uli! Ayan, nandito na po tayo naman sa Santa Rosa. Ayan, Santa Rosa, Laguna. At medyo maluwag-luwag na po yung traffic po dito. Ayan, si TJ. At nako, mukha yatang nakakawala sa kural na naman. Ayan. Anyway, enjoy na lang po muna natin yung ride natin. At
medyo kailangan mag-focus sa daan at para nang sa ganun ay maging safe tayo rin sa daan. Okay? Ayun, yung dumaan na yun, si Bro Aldwin. Ayan, Aldwin? Aldwin. Ayan, Aldwin. Ayan, yung naka-gray na yan. At, oops, mukhang merry grouping. Ayan, sige. I think maganda, no? Kapag pagka medyo bumibiyahe ng ano, talagang kailangan merong a certain point na talagang ayan, magre-regroup uli para walang mawawala sa grupo. Yung nasa left, si Bro Willan, si Bro Sol, tsaka yung naka-blue na jacket and also blue na backpack is si TJ naman. So, ito yung second stop namin or sabihin natin, regroup stop para nang sa ganun ay ma-check uli yung bawat isa para nang sa ganun din ay walang mawawala. At I heard na parang dito yata tatagpuin si Porky. Anong ano? Globe? Globe? Sino tatawag? May tatawag daw. Atal. Sino tatawagan? Okay, nandito na po tayo sa Kalamba. Ayan, medyo traffic pa rin dahil syempre given na po ito no, dito sa part na to. Kasi bali, dito after ng Kalamba, Pansol na po. Ano, dyan po natin makikita yung, tawag dito, yung mga private swimming pool, public swimming pool, Montemar ba yun? Tsaka... basta yun. Dyan kami nag-spend ng time namin for bonding ng parents namin and also ng mga brothers sisters ko kapag nagbabalikbayan ang aming mga magulang dito sa Pilipinas. At ayan. ay nako. Okay. Sensya na po. Kamote na naman ako. Ayan. So tara na uli at bumiyahe. Nasa Los Baños na po tayo. Ayan, grabe yung bundok. Ang ganda-ganda. Nakakatanggal talaga ng ano, ng stress, no? I don't know, pero kung kayo po ay talagang nasa, kayo yung upright ko talagang nako. Oops, teka sandali. At mukhang magpipicture-picture yata sila. Ayan. Okay, tabi lang muna tayo sandali. Woohoo! Ang sarap ng hangin! Ayan. Well, actually, ito yung hindi mo talaga matawaran eh, or mapantayan eh. Yung sarap ng hampas o pagyakap sa'yo ng hangin, ibang klase. Well, andyan na po tayo, no? Yung palaisdaan, masarap na kainan. Nung tatandaan ko, nung nagpunta dito sa nagbalikbayan yung magulang ko, binisita rin namin yan. Ang sarap ng crispy pata dyan, grabe. Well, anyway, ayan, grabe kung makikita po ninyo or kung makikita, nakikita po ninyo yung aming nilalakbay ngayon. Sobrang sarap. Ayan, oh, nature na nature. Ayan, yan yung palaisdaan. Yan yung palaisdaan. Ayan, dyan kami kumain ng aking
mga magulang nung nagbalikbayan sila dito. Masarap yung crispy pata dyan, promise. Hindi ko lang sure kung bukas sila ngayon. Okay? Yan. Natatanaw ko na mga bundok o bulubundukin. Ang grabe yung sarap. Ang lakas makatanggal ng stress talaga. Well, that's one thing, ano? Kapag umibiyahe ka, talagang nakakita ka ng mga green, ano? Talagang nakaka-relax siya. As in, talaga nakaka-relax siya. Tapos nagbibigay sa'yo ng kakaibang feeling sa puso't isipan mo na parang yung brain mo mismo ay nagkakaroon ng kapahingahan at hindi nag-iisip ng mga problema, obligasyon, bayarin. Alam niyo po yan. Well, siguro itatakal natin yung mga ganyang klase ng sabihin natin yung kabigatan sa mga susunod na mga videos po natin. At yan po yung pagkukwentuhan natin. Okay? At ayan, sige, tara, biyahe muna tayo. Ayan. Ayan, nakatayo na si TJ. Mukhang masakit na ang puwet sa haba ng biyahe. Yung naka-neon green, ayan, si Kagawad Martin, ang siyang team leader natin. Grabing ganda. Kakanan ba? Diretso? Sarado naman siya. Hindi lang natin malaman kung ano yung... Teka, kakaliwa ba? Asa na sila? Nawala. Ayun. Ayun. Kakaliwa kami. Okay. Yun. So, yun nga, diba? Naputol tayo sa stress kanina eh. So, yung stress nga kasi kapag talagang nag-ano yan, sabihin natin nanuot sa kaloob-looban. Ay, nako, grabe. As in, talagang ang hirap mong labanan. Yun nga, di ba? Siyempre, di ba, para bang ang mangyayari kasi doon is usual, yung stress hormones natin, magbibigay ng signal yan sa adrenaline gland natin. Then yung adrenaline gland naman natin, siya naman na magbibigay, siya naman yung magpo-produce ng stress hormones na tinatawag, na which is kung konti-konti lang yung na-produce niya, pero yung production niya kasi depende yan dun sa haba ng stress na kabibilangan mo. Okay? So kung yung stress na kagaya niyan, 'di ba? Yung hindi nga, 'di ba? Parang merong magbabayad or sabihin natin may maniningil sa iyo. O yung let's say for example, ang isang malaking stress na
na pinagdaanan ko rin yung sa credit card. Okay? So, pag nagre-ring yung telepono, ganto ganyan, ganyan, tapos todo-todong pananakot ang gagawin sa'yo para magbayad ka lang ng credit card mo. Okay? So, yun. Yun yung isang, ano, no? Yun yung isang pwede nating mabigay na example. I don't know, no? Siguro makaka-relate sa akin yung mga dumaan sa mga ganong klase ng pagsupok sa buhay nila, no? Ayoko nang elaborate yan, pero kasi nga, di ba? So, yun siya eh. So, ang problema natin doon is yung stress na yon, yun yung magbibigay daan naman sa atin para magkaroon ng problema yung sistema natin. Okay, ano yung mga effect ng stress? So, yan, madali ka mairita, madali ka magalit, tapos konting kibot, akala mo parang, alam mo yun, iba yung ibibigay sa iyo. Parang ang napakaliit, napakaiksi ng pasensya mo, parang ganoon. Na which is nakasigaw ka agad or parang parang ganoon. Madali salita, parang ang bigat-bigat ng mundo mo, parang ganoon. Hindi nagiging healthy 'yon dun sa loob ng sistema natin. Na pwedeng magbigay ng problema sooner or later sa sistema natin yon. Okay? Na which is, yon, ang isang pwede na maibigay kong sample is yung stress related din yung nagkakaroon ka ng falling hair. Okay? Sobrang stress, kagaya nga nung mga nagkakaroon ng mga severe na mga problema or sabi natin ng mga sakit. So, ang unang-unang nangyayari sa kanila is yung pagkalagas ng buhok. Okay? Ano lang yun, ha? Stress lang yun. Pero kung ikaw may sakit na, so pwede mo, siyempre may stress ka rin, di ba? So, sino ba naman yung yung nagkaroon siya ng sakit, nagtatatalon sa tuwa, may sakit ako. Wala naman pong ganun, di ba? So, kaya ang nangyayari ngayon is, iniisip na, subconsciously, na iniisip ng iniisip or sabihin natin unconsciously iniisip ng iniisip ng taong may sakit siya, natatakot siya, baka mamatay na siya, yung mga ganun tipo ba, or baka lumalalo yung sakit niya o ano ba yung condition ng katawan niya. So actually yun yung isa sa pinakamahirap mangyari or resulta ng kakulangan natin ng kaalaman kung paano natin iingatan ang ating katawan, or po pwedeng yun ang magiging kabayaran ng pagtitipid natin sa sarili natin, kasi nga, di ba, hirap ng buhay, ganito, ganyan, ganyan. So nandun na po tayo, pero mga kapatid, importante pa rin na talagang pangalagaan natin yung ating kalusugan, prioritize natin yung kalusugan po natin. Kasi so, the moment na bumigay ang katawan natin, nagkaroon ka ng diabetes, nagkaroon ka ng heart problem, or sabihin natin, nagkaroon ka ng myoma, ng cyst, or ng whatever, kung ano man. Ang nagiging problema po niyan is, yun nga, di ba, paano pa natin magagampanan yung trabaho natin ng maayos? Pangalawa, paano pa natin matutupad yung mga pinapangarap natin sa mga anak natin, di ba? So, yun yung isa sa mga dapat natin i-consider. Ganda na dito, grabe. Saka yung hangin, malamig. Okay, so yun siya. So, yun yung stress na pwede na sooner or later. Kasi nga, ang stress, the moment na ma-stress ka, temporarily na nag-shutdown or nag-shut off yung immune system natin. So, and just imagine this na kapag nag-shutdown ang immune system natin, imagine, sino pa didepensa sa system natin laban sa mga virus, bacteria na umaatake sa sistema natin. So, yun yung isang malaking problema. Nakakaharapin natin the moment na atakihin tayo or sabihin natin anihin tayo ng stress natin. So, ano po ba pwedeng maging ano, no? Bukod sa falling hair, so, andyan yung psoriasis. Actually, pwede rin, ano?
yung mga mild cases ng mga psoriasis o psoriasis, isang cause din ng ano yun, ano? Kasi nga, actually, dalawang klase ng psoriasis, isang wet, isang dry, and ako, mas mahirap din yung, both, mahirap, no? Yung dry, nangangate, so hindi mo maiwasan na hindi kamutin, so magsusugat siya, pag nagsugat siya, yun naman, ang nakakaano po. Talaga itong pamangkin kong to, naglaro, ginawa ng laruan talaga yung ano niya. So, yun siya, no? So, kung bagis, ano, para bang ang mangyayari is, nagtanggalan sila ng mga jacket nila. So, yun siya, no? So, kaya kailangan talagang we need to manage our stress. Okay, meron naman tayong tinatawag na stress management na para at least kahit pa paano makatulong din. Pinakapantalo or panglaban na po pwede mong magawa sa kanya is yung willpower mo talaga. Na naniniwala ka na talagang mananalo ka. Naniniwala ka na talagang sabihin natin na yun nga, di ba? Na may pag-asa. At yun yung papatay dun sa stress na okay, paano mo lalabanan? Paano mo matatalo ang stress? Okay? Think of a way. Think of something. Ano ba yung stress? Ano yung kinai-stressan mo? Okay? So, ano ba yung mga bagay-bagay na nagbibigay sa'yo ng stress? You need to identify that. Okay? Nako. Woo! Sarap naman ng banking na yun. Ang ingay naman tong motor ni Ayun, so ganun lang, no? So kung maano natin yung ano, yung problema na 'yon, edi dadating ka sa punto na talagang dahil alam mo kung ano yung kini-stressan mo, o edi doon ka mag-focus. For example, okay. Bakit ba nangyayari na paulit-ulit na lang yung problema? Kasi dati, natatandaan ko noon nung tuition fee na naman. After a year, tuition fee na naman. After a year ulit, tuition fee. So, anong point? Ang point is paulit-ulit na lang yung stress mo. So, there's something wrong sa ano. Well, okay. Ganito na lang po siguro, no? Kapag ang problema ay nagpapabalik-balik, isa ibig sabihin po noon, nagpapaikot-ikot lang din po tayo. And in that case, ang mangyayari po sa atin ay wala. Magpapaikot-ikot lang din po yung stress po natin. Kung napanood niyo na po yung Buhay OFW, dun ko po na i-discuss yung 4 pillars of success, yung you need to make a decision, and then by making your decision, so kailangan mong lagyan lang ng action. And then, kapag ginagawa na po natin ito, kailangan po nating i-evaluate. So, kagaya ngayon, so kailangan nating i-evaluate kung ano yung problema po talaga. Kagaya niyan, kung ang problema ay finances po natin, so anong kailangan po nating gawin? Ang kailangan nating gawin ay magdagdag po tayo ng pagkakakitaan po natin. Okay? So, kapag emotional naman yan, oops, andito na po yan. Tata tayo. Ayan. At nako. Okay. So, so, ayan po. Bunga falls na po tayo. Kaya lang may masamang balita. Temporary close. Aray ko. Ay nako, paano ba yan? Sayang ang biyahe. Ayun, Bunga Falls is temporary closed. Napakabuti ng Panginoon at meron pa daw isang lugar dito sa Nagkarlan at yan ay ang Yambu Lake. Ay nako, akala ko masasayang ang pagod namin. So, panoorin nyo po yung stress reliever po natin para
makita nyo kung gaano siya kaganda.